I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a listened. Scene in a movie. Nobody listened. Tatapusin nga ba ang sangkatauhan ng mga robots, machines o artificial intelligence? Ito ang ikinabahala at kinakatakutan ngayon ng mga matatalino tulad ni Elon Musk, Bill Gates at Stephen Hawking. Sila ay nababahala dahil masyadong mabilis ang pag-usbong at pag-unlad ng artificial intelligence at balang araw, hindi na ito kayang kontrolin ng sangkatauhan. Kaya ang malaking katanungan ngayon, dapat ba talaga natin itong katakutan seryosohin at bigyan ng pansin? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Kamusta po kayong lahat? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Mukhang mahaba-haba po itong ating magiging usapan ngayon, kaya kailangan natin ng kape. Ang sarap. Kung pag-uusapan ang katapusan ng mundo o katapusan ng sangkatauhan, laging mayroong sinasabi dyan, ang Biblia. Mayroong isang nilalang na sinasabi sa Bible na nakakatakot na magpapahirap sa mga tao. Ito ay matatagpuan sa Revelation 9 verse 7 to 10. Sabi dito, ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Now, kung isa-isahin po natin yung sinasabi dito, una, dinescribe niya na parang isang locust ang nilalang na ito. Tapos yung kanyang muka ay parang tao na parang mayroong ngipin na tulad ng isang leon. At hindi lang yan, yung kanyang dibdib rin ay binabalot ng bakal. Tapos, yung kanyang buntot ay parang buntot ng isang scorpion na sobrang napakatulis. At higit sa lahat, meron itong pakpak na dumadagundong na parabang mga karwahe na handa na sa pakikipagdigma. So, ang napipicture out ko po sa sinasabi rito, ang kanyang dinidescribe ay parang isang machine. Kung mapapansin nyo, sinasabi niya na ang dibdib nito ay parang baluting bakal. Tapos yung kanyang pakpak, eto talaga yung medyo catchy sa lahat. Noong unang panahon, eto yung larawan ng isang karwahe. Noong panahon na sinulat ng writer ang Revelation, ganito pa yung itsura ng mga karwahe, mga kababayan. Kaya siya sinasabing karwahe dahil mayroon siyang gulong. Ngayon, sinasabi ng writer dito na yung pakpak ng nilalang na kanyang dinedescribe ay parang karwahe raw. Ngayon, kung pupunta tayo sa future o sa ating panahon, eto po yung itsura ng isang flying car. Kung titignan nyo po yung pakpak ng flying car, para pong itsura ng gulong ng isang karwahe noong unang panahon. To summarize these verses, mga Evagers, yung kanyang sinasabing nilalang rito ay isang machine na mayroong ganitong pakpak. At ang nakakatakot po sa lahat ay papahirapan ng machine na ito ang sangkatauhan sa loob ng 5 buwan. Ang sinasabi o paniniwala ng iilan, ang dinidescribe dito ay isang demonyo o di kaya isang alien. Mukhang malabo eh. Dahil unang-una, parang hindi ata kayang makita ng ating mga mata ang tunay na demonyo. Isa pa, ang probability na ito ay alien, mukhang malabo rin at mukhang mababa. Dahil magpahanggang ngayon, hindi pa tayo nakakakita ng alien. Actually, para po sa akin, ang tunay na alien ay matatagpuan lamang dito sa ating mundo. At sila ay ginawa ng mga tao. Walang iba kundi ang mga machine, robot o artificial intelligence.